Crispy. Look at that, guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Iwan's Kitchen. Today's episode ay magluluto po tayo ng lechon na hinahanap-hanap natin minsan sa handaan. Pero minsan, unfortunately, wala po ang lechon sa handaan. Aww. So sa ngayon, may sagot na po sa cravings natin na hinahanap-hanap natin minsan sa handaan, which is ang ating lechon belly roll. So itong lechon belly roll, guys, napakasimpleng may ingredients lang naman po ang kailangan natin. Hindi nyo po kailangan maglagay or gumastos ng kung ano-ano para makapagluto ng ating lechon belly roll. So, ready na po ba kayo? So, kung ready na po kayo, eto po ang mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating lechon belly roll. So, there you are. Ready na po ba kayo? Start na po tayo magluto. So, una natin gagawin, imimix po muna natin yung mga spices na kakailangan na natin na ipapahid natin or imamassage natin mamaya dito sa ating pork belly. First, meron po tayong garlic powder. And then, second one po, ihalo ko na po ang ating pepper powder. And then next po, ang ating salt or ang ating asin. Okay? So, imimix lang po natin sila together. Okay. So, sa ngayon guys, isa-set aside po muna natin yung mixed spices natin para makapaghiwa po tayo ng mga ingredients na kakailanganin natin. Like itong mga to. So, unahin po natin ang ating sibuyas. Itong sibuyas ay ipapalaman natin dun sa ating pork belly. Okay, there you go. Kuha po tayo ng lagayan. So, ngayon tapos na po nating hiwain ang ating sibuyas, isusunod na po natin ng ating bawang. So, sa paghiwa po ng ating bawang, guys, hindi ko po siya binabalatan. Instead, didikdikin ko po siya or pupukpukin gamit ang ating kutsilyo. Pero ingat lang po kayo para hindi po kayo masugatan. So at this moment guys, after ko po tiktikin or pukpukin ang ating bawang, babalatan ko po siya. Ganun lang po siya kadalig balatan after nyo po dikdikin or pukpukin gamit ang ating kutsilyo. So hinihiwa ko po siya na medyo maliliit nang sa ganun, medyo lumabas talaga yung katas ng lasa ng ating bawang. So, ine-next na po natin ang dahon ng ating sibuyas o yung tinatawag na scallion. Slice lang nyo lang po siya. Pero depende po sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo. Pwedeng diagonal, pwedeng maliliit, pwedeng malalaki. So, at this time, medyo lalakihan ko siya ng konti. Nang sa ganun, hindi po siya madaling matanggal dun sa ating pork belly kapag pinasok na po natin sa loob. So, ang susunod na hiwain natin guys, yung ating lemongrass. So, ang ginagawa ko po dito, hiwain ko po muna siya sa gitna. And then, after po nun, actually guys, itong lemongrass ay medyo matigas po siya. Para mas lalong mapalabas natin yung katas nito, didikdikin po natin siya gamit ang ating kutsilyo. Ingat lang po, nang sa ganun, hindi po kayo masaktan. So, pukpukin lang nila po siya, ganito, hanggang lumabas yung konting katas niya at yung kanyang aroma. So, after nyo pupukpukin guys, eto na po ang itsura ng ating lemongrass. So, ang susunod na po natin ay yung bandang taas po ng parte ng ating lemongrass. Pukpukin nyo rin po, same thing no ginawa nyo dun sa una. Nang sa ganun, makuha nyo talaga yung katas or flavor ng ating lemongrass habang niluluto nyo ang inyong pork belly. Okay. So, set aside po natin. At this moment guys, umpisahan na po natin maglagay ng seasonings ng ating pork belly. So kunin po natin ang ating pork belly. And then yung hinalo nating mga spices kanina, ibubud lang po natin siya evenly. Okay. Ito actually yung major na magbibigay ng lasa ng ating lechon pork belly. So lagyan nyo lang po siya ng ganyan. So, after nyo po babura ng ating mga spices, i-massage nyo lang po siya. So guys, i-remind ko po kayo, bago nyo po hawakan ang inyong pagkain, make sure na naghugas po kayo at malinis po ang inyong mga kamay. So, ayan. So, i-massage-massage nyo lang po siya.
So, para medyo pumasok po yung katas ng ating mga spices dun sa loob ng karne ng ating baboy. Actually, ang pagmamassage nitong karne ng baboy with the herbs and spices is nakakatulong po na pumasok talaga yung mga ingredients. So next po, baligtarin po natin siya. And then, buburan din po natin siya. Okay. Konti lamang po sa parting ito. So, after nun, massage din po. So, okay guys. Tapos na po natin buburan at i-massage yung ating mga seasonings para dito sa ating pork belly. At this moment guys, pwede na po natin ilagay yung ating tanglad or yung ating lemongrass. Okay. So, ilagay lang po natin siyang ganyan. And then after po nun, ang ating scallion. And then maglagay din po tayo ng ating bawang. I-scatter nyo lang po siya. And then after po nun guys, i-roll nyo na po ang ating baboy. I-roll nyo lang po siya hanggang ma-reach nyo po yung dulo ng inyong baboy. Actually, mas maganda siya kung ganyan siguro. Alright, that's good. That's perfect. So after po nito guys, after nyo po siya mairolyo, itali nyo po siya nung ating pangtali. So itali nyo lang po siya. Medyo higpitan nyo lang po yung pagkatali nang sa ganun, hindi po ma-deform or matanggal yung kanyang pagkarolyo. Guys, tapos na po natin timplahin at itali ang ating pork belly. So ngayong tapos na po natin timplahin at irolyo ang ating pork belly, i-steam po natin siya. Pero bago po yun, magtitimpla po tayo ng tubig na gagamitin natin na pang-steam para dito sa ating pork belly. Nang sa ganun, yung steam po na iikot doon sa ating pan is ma-absorb at kakapit po dito sa ating pork belly. Actually guys, wala po akong steamer dito. So gagamit lang po ako ngayon ng pan na medyo malalim at may takip po siya. At the same time, gagamit po ako ng ganitong pang-steam na usually kasama dun sa rice cooker kapag bumili tayo ng bagong rice cooker. Okay, so set aside po muna natin ito. So gamit po ang ating pan, ilagay po natin yung water for about 3 cups. And then yung salt for about 2 teaspoons of salt. And then next po, ilagay na po natin yung ating lemongrass. Yung tira po natin na scallions. And of course, yung bay leaves. And then of course, maglalagay po tayo ng ating peppercorn. So, ready na po yung tubig natin para pang steam dun sa ating pork belly roll. So, ilagay na po natin siya sa kalan. So guys, ngayong ready na po ang ating tubig para dito sa lechon belly roll. So, ilagay na po natin siya dito. Okay. So parang kung ilalagay ko siya ng ganitong position guys, aabutan po ng tubig yung ating pork belly. So para po hindi abutan ng ating tubig ang ating pork belly, baliktarin po natin siya na ganitong position. Okay, kapag nailagay nyo na po ng ganyang position, ilagay na po natin ang ating pork belly. And then, takpan po natin siya. Okay? Guys, remind ko lang po kayo, ang pag-steam po ng ating pork belly, ilagay po natin yung apoy natin dun sa pinakamahinang apoy. Nang sa ganun guys, hindi po madaling matuyo yung ating tubig sa loob. At the same time, maluto po talaga ng unti-unti at kumapit talaga yung lasa ng ating herbs and spices na hinalo natin dun sa tubig. So hayaan lang po natin siyang i-steam for about 45 to 60 minutes. Oops! Nakalimutan po pala natin ilagay yung ating iniwang sibuyas. Since kakaumpisa lang po natin, so pwede pa po natin siyang ihabol. Nagtatago kasi siya guys dito sa ating air fryer. So ilagay po muna natin. So pwede ka na ulit magtago. Okay. So guys, speaking of this little black thing over here, na napapansin nyo na nandito siya kanina pa, ito actually yung gagamitin ko na pang crispy dun sa ating pork lechon belly. So try nating lutuin yung ating pork belly through air frying. So air fryer siya actually. So tingnan natin kung ano bang much better or kung anong mas magandang kakalabasan, yung air fryer natin or yung ating griller. So check po natin mamaya-maya kung anong mas magandang magbigay ng performance sa kanilang dalawa. A few moments later.
So ayan po ang itsura ng ating pork belly after 20 minutes natin siyang i-steam, no? So tapusin lang po natin yung 60 minutes bago natin siya ilagay dun sa ating air fryer. A few moments later. So after nating 60 minutes na i-steam yung ating pork belly, so balikan na po natin ngayon at i-check na po natin. So ayan po ang itsura ng ating pork belly after po na 60 minutes natin siyang in-steam. So I think pwede na po siyang tanggalin at ilagay na po natin siya dun sa air fryer. So ayan guys, ito po ang itsura ng ating pork belly after natin kuhanin dun sa ating steamer. So ngayon, meron po akong ready na soy sauce na ilalagay po natin siya at ipapahay po dito sa skin ng ating pork belly. Nang sa ganun, makatulong po yung kulay ng ating soy sauce. At the same time, yung medyo alat ng soy sauce ma-absorb pa rin nung ating balat. At lalong sumarap pa siya. So ngayon, walang po ako na. So since wala po akong brush na pangpahid dito sa ating pork belly, gamitan ulit po natin ang improvised kutsara. Okay. And then of course, medyo i-massage-massage natin kasi medyo nag-cool down naman po yung heat or yung init ng ating pork belly. Okay. Actually guys, nakakatulong din siya dun sa kulay na magbibigay dito sa ating crispy skin kapag luto na yung ating pork lechon belly. So pwede rin po natin siyang pahiran dito nang sa ganun, mag-balance po yung lasa. So baliktarin rin po natin siya. Excited na po ako maluto itong ating pork belly at sure po ako na napakasarap actually nito. So ngayon guys, ready na po siya. Ilagay na po natin siya. Oops, alright. Then, boost natin po yung ating tulo. So ngayon guys, ready to cook in. Sakto-sakto lang po pala yung ating pork belly dito sa ating air fryer. Okay. So ngayon guys, i-set natin ang ating temperature ng air fryer into 160. So wag mo, actually, mamaya-maya ilalagay natin siya sa 200 degrees, no? Ilalagay po natin muna siya sa 160. Nang sa ganun, hindi po mabigla yung pagka-fry ng ating balat ng pork belly. And then after po natin iset yung temperature, ilagay po natin siya sa 30 minutes. So after natin iset ng 30 minutes into 160 degrees, maya-maya po after, iset po natin siya sa 200 degrees in another 30 minutes. So guys, yung sounds lang po ng air fryer natin medyo maingay. Parang umuulan. So, ganun lang naman po. Pero safe po siyang gamitin kumpara actually dun sa ating oven kasi ito hindi siya masyadong mainit kumpara dun sa ating griller oven. So, ngayon po, let's wait for 30 minutes para po matapos siya. And then, i-check po natin siya kung anong kalalabasan. A few moments later. So, i-check na po natin. So, ilabas na po natin siya, guys. Ooh! 30 minutes pa lang po ang natapos guys, pero parang tapos na yung pagluto natin sa ating lechon belly. So ibalik lang po natin siya ulit. And then this time guys, medyo taasan po natin na ang kanyang temperature. So sa ngayon guys, iset po natin yung ating temperature into 180 and 200 of course. Then additional 30 minutes. So okay. Lagay natin siya sa 30 minutes. A few moments later. So, tapos na po ang ating paghihintay sa wakas. So, buksan na po natin and then try na po natin tikman. So, buksan na po natin. Look at that guys. Perfect po ang pagka-grill or pagka-fry po ng ating skin. Then at the same time, nakikita ko po lutong-luto po siya sa loob. So, okay. Hiwain po muna natin. So, eto, isang kalan. Oops. Kuha tayo ng tongs. And then, yung ating sansi para makuha natin siya. Alright, guys. Can you see that? Ang ganda niya. Perfect po ang pagkaluto niya. Okay. And then, set aside. So, medyo nag-cool down naman na siya ng konti. Try natin siyang i-slice. Pakinggan natin yung crispiness.
So, okay, baliktad na natin. Aroma, the smell. Nakakagutom po. So, syempre, heat-plating po natin siya para masarap or maganda siyang tignan para sa ating presentation. Okay, krisin natin ang konti. Of course, buburan natin siya ng dahon ng sibuyas or yung ating scallion. Okay. Ang chef-chef lang. Then, ang sarap na itong kainin na ito. The best to. So, presenting my pork lechon berry roll for the first time, guys. So, tikman na po natin, guys. Oh, ito yung pinakahihintay ko pagkatagal-tagal. So, meron po akong tinidor at saka yung ating knife. So, yung tunog, ang sarap. Hindi po pala nag-work ang ating tinidor at ang ating knife. So, kailangan kamayin ko na lang. So, set aside ka muna dyan. Ang sarap-sarap. Sobrang lutong ng balat. And at the same time, malambot yung karne. Masarap po ang ating pagkatimpla. Tamang-tama lang po. Isa pa. So guys, sana po nag-enjoy po kayo sa episode na to. At meron kayong bagong natutunan. So for any comments or suggestions, or kung meron pa po kayong gustong ulam or pagkain na gustong i-request, just comment down below. And of course, don't forget to subscribe and press the notification bell below para po sa mga latest updates ng ating mga videos. So see you guys on the next episode. Once again, this is Josh for iOne's Kitchen Dubai. Maraming maraming salamat po. God bless you all.